masasabi ko lang dyan. Ayun! Kawawa ka naman! Ako, Congressman Aglipay at Congressman Belatco! Pambihira naman kayo, napaka-insensitive nyo naman kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, ha? Ha? Pakinig kayo, mga animal kayo. Kayo mga congressman, ha? Hindi, wala akong pinapatukuyan kung sino. Kayo mga congressman na nagpipilit, na ipasa o bigyan ng franchise itong ABS-CBN. Makinig kayo na mabuti kay Pangulo. Hanggang hindi nagbabayad ang ABS-CBN, sorry kayo, sorry. Pero hindi, hindi mangyayari ang iniisip ninyo. At ikaw naman, Congressman Aglipay, nakarating na kay Pangulong Duterte na tinigil mo yung hearing patungkol dyan kay Lopez. Kaya nga sabi niya, ganon. Okay, karapatan mo yan eh. Okay, nasa ano mo yan eh, ikaw ang congressman eh. May equal power kayo ng Pangulo. Kaya dadali niya ngayon sa ombudsman ito. Magkakaalaman. Hindi man na booking in public, pero antay ka lang. Jerry May Clark, maraming salamat. Congressman Rodante Marcoleta, abay, nakakainis ho sa inyo. Kayo'y nakakawalang ganang panuuri. Hirap na hirap akong intindihin ang inyong mga sinasabi sapagkat napakagaling ninyo. Ano ho, saludo po ako sa inyo mga sir. At eto ho, nakita natin kung paano nyo nilinaw, ibinahagi sa salitang Tagalog ang inyong mga natuklasan dyan sa usapin ng DBP loan ng ABS-CBN. Alam naman ho namin na hindi pa tapos yan. Pero dito ay medyo marami ng masalimuot na mga nangyaring mabilis nilang nakuha ang pondo ng ating bansa, ng ating bayan, no? At ang nakakagulat dito, ano ho, mga kababayan, ang nakakagulat dito, yung mga taong involved. Dito, yung mga board members. Yung mga board members na kung saan involved sila kung paano nawala at mabilis nakuha ng mga Lopezes itong pondo ng ating bayan at hindi man lang hinanapan ng collateral, no? Alam mo, saludo ko rito sa dalawang ito eh, kasi lehitimong naiintindihan ng ating mamamayang Pilipino, ordinaryong mamamayan. Salamat ho sa concern ninyo, kasi kung pa-English-English yan eh, Diyos ko po, baka kahit ako eh, hindi ko napapanuri niyan dahil hindi naman ako ganong katalino, hindi naman ako abogado para maintindihan yung mga malalalim na salita na yan. Ano? Pero sa inyong dalawa, lalo sa iyo, Congressman Rodante Marcoleta, abay maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa inyong dalawa ni Congressman Mike Defensor. At ang nakakagulat dito ay involved ang dalawang personalidad na maingay ngayon. Ito yung kapatid ni Kiko Pangilinan, isa sa mga board member, at etong si Chel Jokno. Diba? Sila ang mga nabanggit doon sa dokumento na yon na nilatag ni Congressman Mike Defensor. So nakita natin kung paano tinimbang yan. Matatandaan natin ng mga nakaraang hearing dyan, no? Sinimulan ng hearing ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang usapin ng DBP loan dyan. Noong December pa yan. So medyo bitin kasi magpapasko. Pinagpaliban nung pumalit na si House Speaker Velasco. Ginamit pa si Inday Sara. May mga pinost sa social media na kunwari kaalyado, eh ganito, ganyan. Akala nila makakalusot sila. Ayun, gustong ipagpaliban ang usapin ng DBP loan at ang iba pang issue sa susunod na kongreso, sa 19th Congress. Pero, ha, tinayuan ni Congressman Mike Defensor, sir, saludo po ulit. At ipinaglaban niya na dapat pag-usapan niya dahil yan ay ang kagustuhan ng Pangulo. Kampanya pa lang, bago siya maging presidente, kontra na siya dyan. Diba? Kontrang-kontra siya na gusto niyang mapanagot
ang may pagkakasala rito sa pagkawala ng ilang bilyong pondo ng ating mamamayan. So eto na nga ho, no? Bandang huli, binawi ng panig ni Congressman Velasco tila nabulabog. No, ito yung sinasabi ko eh, parang grupo ng langgam. Tapos nung pinagpag, nagkanda watak-watak sila para silang binulabog na langgam. Ayun ho. So nagsorry si Aglipay. No? At eto na, nung February 17, dininig ang usapin patungkol dito sa DPP loan. Nagulat na lang tayo, may mga tumatak na salita sa atin. Eto yung mga sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta na namamangka sa dalawang bangka, namamangka sa dalawang ilog, at ang salitang face value, di ba? Hanggang sa eto, mga lumalabas na mga vloggers natin, eh, baka ano yung pinangregalo, yung ano, face value ng mga artista. Ayun o. So dito nakita natin, no, mga kababayan, lalo na kayong mga OFW, nakita natin talaga. Parang hinubarang, kung may lumpiang hubad, ito yung ano na, ito na yung sinasabi nating unti-unti na silang tinatanggalan ng maskara. So ito ay karapatan natin bilang mamamayan, 'di ba? Ito nga yung sinisigaw natin, eh. Taxpayer din ako eh, halos lahat ng mga kababayan natin, yan ang sinasabi. So yan, karapatan natin na para malaman niya. Ito ay huwag natin palagpasin. Ito ay dapat nating subaybayan ang mga pangyayari diyan. Kasi napaka-misteryoso, no? Tayong ordinaryong mamamayan, kapag umutang tayo, pag hindi ka nakabayad ng iyong pinagkakautangan, abay babawiin sa iyo lahat ng ari-arian mo. Lalo na kayo, mga OFW. O, sino sa inyo diyan ang mga nag-avail ng mga ari-arian dito sa ating bansa? Tapos later on, dahil hindi sa inaasahang pangyayari, bigla na lang may nagkakasakit sa inyo at hindi na mabayaran ang inyong kinuhang ari-arian dito sa bansa. Bandang huli, lugmok kayo, kukunin sa inyo ng bangko. Ni walang patawad yun. Di ba? Tuwing darating si Judith, abay halos sinisiliban ang puwet natin kung saan tayo kukuha ng mapagdidiskartehan natin. Ito yung mga ginamit na halimbawa ng ating magiting na congressman, Mike Defensor. No? Ang SSS, ang pag-ibig, lahat yan, GSIS, di ba? Ang NHA, National Housing Authority. Totoo lang, tayong ordinaryong mamamayan, nag-avail ka ng lupa, nag-utang ka. Kapag hindi ka nakapagbayad, penalty ka agad. Sa maliit na halaga lang yun. Di ba? Walang konsiderasyon yun. Hindi ka uunawain. Kahit magmaluhod ka pa dyan, magmakaawa ka pa sa harapan ng bangko, kahit mag-rally ka pa sa harapan ng bangko. Abay, wala akong patawad yun. Walang pakiusap yun. Yun nga lang yung mga kuryente natin eh. Hindi ka makapagbayad eh. Tubig, ipuputulang ka kagad eh. Lintik na yan. Tapos eto, ilang bilyon, mga kaibigan. Mga mahal nating OFW. Diyos ko po, kayo, nagpapakasunog kayo mga ng tumbong nyo sa disyerto ng Saudi Arabia para lamang makapagpundar kayo ng ari-arian dito. Tapos, eto, yung mga mayayaman na oligarko, abay, ganyan lang, napakadali nilang kumuha ng pera noong mga panahon na yun ng face value lang pala. Di ba? Walang collateral. So ngayon, mga kaibigan, eto yan. Ano ang sa palagay nyo na mangyayari? Kasi syempre, binuksan na itong usapin na ito. Dapat may hangganan ito. Hindi pa natin mabibigyan ng tamang conclusion kasi meron pang mga sa susunod na pagdinig patungkol dyan. No? So tatapusin natin lahat yan at susubaybayan. Huwag natin titigilan. Lalo pat ngayon, tayong ordinaryong mamayan, involved na tayo rito dahil sa social media. Diba? Interest na natin yan. Oh, noon, hindi natin alam ang mga nangyayari dyan. Masyado silang masikreto. O ngayon, eto na, pinag-uusapan na. Ano sa palagay nyo ang kahihinat na niya? Lalo't lalo pa, wala silang maipakitang dokumento na sila ang nagmamayari ng Mother Ignacia na yan, ng kinatatayuan ng ABS-CBN na yan. Yung pinagmamalaki nilang ELJ building. Oh, di ba? Bakit hindi ginamit na collateral yun? Unang-una, wala silang titulo
No, ang nakalagay lang sa kanilang titulong pinresenta na hindi pa malaman kung peke o totoo, eh 42 square meters lang. Ayun, kay Congressman Rodante Marcoleta. Abay, paglulukuhin tayo nitong mga demonyo na to, tayo ay ginigisa sa sarili nating mantika. Kaya ho, sa ating nakasalalay mga ordinaryong tao, nagkakaroon tayo ng boses. Just imagine, oh, nung mga nakaraan, halos wala sa mulat natin, sa kaisipan natin. Di ba? Nung ilang administrasyon ang dumaan, wala man lang nagawang kalsada, wala man lang na nabiling kagamitan na pambantay sa ating karagatan. E wala man lang silang naiproduce na magpapatibay ng sandatahang lakas natin. Ito, just imagine. Kung makulitan na kayo sa akin, mga kaibigan, lagi kong ipipilit ito. Partida, may pandemya pa. Pero bakit nakabili ng mga helicopter na pandigma na yan? Ng mga bagong barko na yan? Pwede pala. Tapos ito, saka natin pag-usapan niya.